Gagamit po tayo nito. Hindi na masyadong yan ang baka use, basta use. Siyempre, pag may use, kailangan may tinapay. Siyempre na ito ng katetas. May pichel, may yelo. Tayo wala ang masyada. Siyempre na kayo wala kasi kung body niyo marinig. Walang ganito. Dahil pinatamad na ako tumayo. Wala tayong kutsara. Sa bahay niya. Wala naman may gusto nito, pero ang iba naninisip pa. Kaya ba may gusto? Siguro pagkain lang talaga yung magiging problema. Kapag wala ka talagang ganun, hindi namin ka pa. Chachim yung mamamaya, sabi nila, hindi naman kasi may iwasang gumastos eh. Maraming gastos kaysa natatabi. Pero yung tinabi mo, dito mo siya mapapakanabangan. Kung na ikaw ay walang pagkukuhanan. Mga I save for the last. Sa Pilipinas kasi, marami ng mga diluvio. Kung anong nangyayari, ikaw nga. Normal na sa atin yan. Isa yun sa mga bagay na dapat pinaghahandaan. May rainy season, may lindol, may pagsabog ng kung ano-ano. Ibang pagsabog yun. Yan. Yun yung natutunan ko sa buhay. Pag wala ka talagang tabi, maka talagang matutunan. Dito natin siya mas kailangan sa panahon ngayon. Pero kung talagang mahirap tayo, paano tayo magagawa? Help each other talaga. Kaya dapat yung binibigyan ng pera, umugot na kapatay. Yung wala talaga. Ah! Alam mo talagang hindi kaya. Pero kung kaya nila at bigyan, bigyan. Thank you.
tanong sa cash. Salain mo buke. At ibigay sa tama. Maraming nasisigaw sa pera kasi. Kahit di naman kailangan ko kukunin. Tiga. Nalabas yung matanggis kong aksent. Diba? Diyan yung papasok yung pan-black. Kasi ako nagmata. Wala naman talaga akong magagawa at ano yung sitwasyon. Kaya minsan tumutulong ako sa pagtinda. Mga tsumbo ko. Pagtinda. Hindi nyo muwi ko eh. Kasi hindi nyo ako makapaganapan kasi ang bukid na lang yung natutulong ko eh. Sumasama ako sa pagpiputas ng step career ko. Para may makain. Dagdag din yung sa pagkain. Siguro nag-doon na din nagsimula yung discarte ko sa buhay. Tumaan din ako sa tambay. Actually, yung pagiging tambay is part ng buhay. Hindi makasilag. Hindi naman dadating yung oras na talaga ang instant trabaho ko. Maswerte yung mga tao. Mamulat na sa mundong ito. Hindi ganun pala. Napalalagoy na lang. Kami wala kaming palalago. Nakakayot na ba't mamuhay? Ganito pala pag kinakausap mo yung sarap mo. Mag-ahay ka, hello, what's up? Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Ganyan tayo. Ganyan tayo. Hindi ko alam kung may matutulungan kayo. Pag bumalik na lahat sa normal, depende kasi siguro nung kung gaano kalaking gastos yun na kailangan nung eh para makapagkabi. Pero kung sobra-sobra naman, magtanga. Kung may bibiling bagay, saka na pag yung alam mo, pag binili mo yung pera, kuwari, pera mo, 5,000. Saving mo, 5,000. Pero yung gusto mong bagay ni Malito, huwag mo na. At sabihin natin may 15 million o 20 million. Pero yung gusto mong bagay ni Malito, pwede mong gising eh. Kung yun yung magpapasaya sa'yo, kung magiging kapakipakinabang sa'yo, yung bibili mo. Pero kung hindi naman siya kapakipanabang, mag-isipan mo pa rin kung saan siya dapat bilhin. Meron tayo mga sinasabi yung mga extra income, yung mga bagay. Nasubukan na din yung mga ano, mayroong magpautang. Dahil mahirap na din yun. Parang yung pera mo yung may higit lang. Umiikot sa kanila. Hindi na nga ako nabayaran yun. Ibig sabihin, hindi negosyo yung pinasok ko. Kumbaga, nawalan pa ako. Mahirap din yung pagbibenta ng utang. Mas paboro ko sa COD Ash.
abutan. Hindi naman kasi yung pagkain. Gamit yun. Kung pagkain naman yun, nahuhutang. Tama ba yung bayan? Yung mga sinong utang sa bigay niya. Napunta ko sa utang ko. Kung may pambayan, may bayad na. Kung walang pambayan, may hindi yan naman. Depende sa mga utang sila. Masakit nga lang. Hindi ka na bayata. Tandaan nyo kasi yung bawat inirin natin, pinaghirapan nyo ng bawat tao. Pinagpawisan. Gumamit ng boses, katawan. Kaya hindi mo din masisi kung masama ang loob. Pero alam ko, pag nanibig ka ng sama-samang bahay, kaya yung sumisigaw-sigaw. Lalo hindi mo gabay sa iyo. Hindi ko mahiya. Paano? Ano tapusin ko na po? Baka kung ano pa sinasabi ko. Bye-bye.